Shoutout sa mga ka-teammate natin na sila Michael Awaaw, Richard Pano, Amo Marlu, Raul Centales, Mel Avila, Ariel Dazo, Algie Buenobra, Jan Imba, Sniper Lem, and Robert Sanchez. Chris Ross may matinding pahayag patungkol kay Scottie Thompson. Poy Eram, ganito pala kalaki ang pasasalamat sa naging effort ni Ray Parks Jr. and tropang Gigas veteran mainman na si Jason Castro. And sino nga ba itong 6'5 big man na talaga namang grabe mga labaw sa ilalim at mahusay na player na nagpasya na sasali na nga rin sa paparating na PBA rookie draft. So yan nga mga ka-teammate ay ating iisa-isang talakayin at ating aalamin ang mga detalye. Pero bago ang lahat, huwag nyo nga pong kakalimutang mag-subscribe at pakiclick nyo na rin po yung bell button para lagi kayong ma-update sa mga susunod pa nating video at para makita nyo rin yung shoutout ko para sa inyo. So simulan nga natin ang patungkol dito sa mga players ng TNT Tropang Giga. So itong si Poy Eram mga ka-teammate ay unang beses niyang makatungtong sa PBA Finals. Pansin naman natin sa mga nakalipas niyang laro dito sa TNT ay talaga namang naaasahan siya. Pero bukod dyan, ayon nga sa saad na nabanggit na itong si Poy sa isang sabasa nating article ay ang talagang nag-carry nga raw sa kanila ay itong si Ray Parks Jr. Ito ang si Bobby Ray Parks Jr. mga ka-teammate ay unang beses niya ring nakatungtong dito sa PBA Finals sa edad niyang 27 matapos nga nilang pataubin sa Best of 5 Series ang koponan ng Phoenix Super LPG Fuel Masters dito sa semifinals. At ayon pa nga sa isang saad nitong si Poy Eram na nabasa natin, buong series nga raw ay carried talaga sila ni Ray Parks Jr. At syempre, credit na nga rin daw sa tropang Gigas veteran led by main man Jason Castro na pinangungunahan ng koponan para ma-achieve nila at malampasan nga itong semis. Saad pa nitong si Poy, silang dalawa ni Kuya Jason, bilib kami sa kanila kasi after every game, talagang iika-ika yung dalawa. Pero makikita ninyo sa laro, parang wala lang nararamdaman. So bilang opinion, ganyan nga po na-appreciate ni Poy ang effort ni Ray Parks Jr. and Jason Castro. Syempre, credits na rin sa buong koponan talaga namang ibinuhos ang buong husay para malampasan ang kanilang pagsubok sa semis at makaabot ng finals. At lipat naman tayo dito sa sumunod nating topic patungkol sa 6'5 big man na nagdeklara na nga na papasukin na rin ang mundo ng pro na sasali na nga sa paparating na rookie draft. So itong ang player na ito mga ka-teammate ay si Larry Muyang. So itong ang si Larry Muyang ay isang kapampangan, tubong Santa Ana, Pampanga. Siya nga ay isa sa big man ng Letra Knights at napagdesisyonan niya ngang sasali or lalahok na siya sa susunod na PBA rookie draft. Etong ang player na ito ay napakataba ng puso lalo na pagdating sa kanyang pamilya. At ayon pa nga sa isang pahayag na nabasa natin patungkol sa kanya, isa lang yung sa akin, hindi na bata yung magulang ko. Naaawa na rin ako sa papa ko kasi driver siya ng dump truck. So gusto ko na siyang pahintuin sa pagdadrive. Gusto kong ako na lang ang magtrabaho para sa kanila. Yun lang yung dahilan ko kung bakit gusto ko nang umakyat sa pro. So eto nga si Larry Muyang, back in 2018 ay naging NCAA Rookie of the Year nga ito at neto nga last season niya na paglalaro nga dito sa Letran ay nag-a-average nga siya ng 12.7 points on 56% shooting from the field, 7 rebounds and 1 assist per game sa loob ng 24.7 minutes sa court. Bukod pa nga dyan, ilan pa sa mga napaglaruan niyang liga at koponan ay tulad ng National Basketball League or NBL, MPBL,
sa koponan nga ng Pampanga Giants Lanterns and San Juan Knights Go for Gold, na kung saan kasama siya sa koponang ito na nakasungkit nga ng kampiyonato sa Dato Cup noong 2019. So matapos nga po niyang magawang maging isa sa mga top players sa amateurs game, ay kumpiyansa nga po siya sa kanyang kakayanan para pasukin na ang mundo ng PBA. At alam nyo ba mga ka-teammate, sa pagiging sentro nga niya, ay ang idolo nga nito sa PBA ay sila 6'10 center Junmar Pajardo and 6'9 forward center Japet Aguilar. At kung makapasok nga raw ito sa PBA, ay gusto nitong masundan ang yapak ng katulad niyang kabalens na sila Japet Aguilar, Jason Castro, Calvin Abueva, and Ian Sanggalang. Kaya naman, ayon nga sa dagdag na katulad sa Saad sa isang nabasa nating patungkol kay Larry Muyang, sobrang proud nga raw, syempre, pero ngayon, wala pa nga raw siyang napapatunayan. Darating nga raw ang araw na makakasama din siya sa listahan nila. So, sana. So mga ka-teammate, ganyan nga po kataas ang kumpiyansa ng isa na namang kapangpangan na papasok or lalahok sa susunod na paparating na PBA Rookie Draft. Kaya naman, isa nga yan sa ating aabangan. At sa last naman nating topic, ano nga ba itong binitawan na pahayag or saad na itong si Chris Ross sa Hinebra High Flyer Guard na si Scottie Thompson? So bago nga yan, sa edad nga pong 27 taon na itong si Scottie, ay marami na nga siyang na-accomplishment na highlights and awards dito sa PBA. Tulad na nga lang ng PBA Most Improved Player noong 2018, PBA All-Rookie Team noong 2016, PBA Mythical Second Team noong 2018, 4-time PBA All-Star noong 2016, 2017, 2018 hanggang 2019, PBA Finals MVP noong 2018 Commissioner's Cup, and 4-time PBA Champion. So sa comment nga pong binitawan nitong San Miguel Beerman veteran guard na si Chris Ross sa sports anchor na si Chuck Araneta, na ayon nga sa saad nito or comment nga nito, "Already was a legend in my book. 4 chips, finals MVP. Kid is talented." So kung si Chris Ross nga raw ang tatanungin, matagal nang nasungkit or nakuha nitong si Scottie Thompson ang titulong legend sa PBA. So bilang opinion, hindi lang pala mga fans ang napapahanga nitong si Scottie Thompson. Siyempre, pati rin pala kapwa niya player or sports anchor na talaga namang napapabilib niya. So ito nga po muna mga ka-teammate, ang ating sports pasada